Hi guys, welcome ulit sa panibagong YouTube tutorial. So for today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung thumbnail ko using PixArt at saka si PixelLab. So first thing na gagawin natin is gagawa tayo ng text template dito sa PixelLab. So ang ilalagay nating template is how to next another, kakapi lang natin guys. Ayan. Amazing. Awesome pala, awesome. Awesome thumbnail. Awesome. Portion lang muna natin. Then saka natin lalagyan ng mga ng text design. Ayan. So copy natin ulit para hindi natin mag-edit. Some thumbnails. Ayan. So yan yung pinaka template natin para sa gagawin natin thumbnail. So first na gagawin natin guys is babagawin natin yung text nito. Yung text nito guys is nandito lang sa ano. Ayan. So mamimili tayo ng font guys. Ayan yung font. So piliin natin tong days kasi medyo ano siya, madaling basahin. Ayan. So ganun din, same procedure lang dito sa pangalawa. Ayan. Okay. Then sa next one is so kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like this video and subscribe na rin po para updated sa mga gagawin ko pang mga video. So yan, papalitan ko na yung ano, yung thumbnail. Yan, so ipapantay lang natin to guys. Yan, so para mas maganda siyang tingnan sa ano, sa gagawin nating yan. So papantayin lang natin siya lahat. Oops. Ayan, medyo napaano tayo ng onti. Okay, awesome tablets. Ayan, so yung pinaka ano niya, yung how to, ilalagay lang natin sa dulo. So yan na, nakagawa na tayo ng template. So ang gagawin naman natin dito guys, lalagyan natin siya ng shadowing. So i-enable lang natin. Ayan. Enable lang natin guys. Ayan. Para makita natin yung ma-highlight yung text. So, na-highlight na natin ito. Text. So, guys, kung gusto nyo naman siyang lagyan ng 3D effect, ito, dito nyo rin siya makikita. Sa 3D text. Ayan. I-enable lang natin muna. Ayan. So, nagkaroon na siya ng 3D effect. So, kung gusto mo naman i-adjust yung, ano niya, 3D position niya, pwede mo siyang i-rotate. Ayan. So, pwedeng pababa. Pwedeng top view. Ayan. So, yung typical pa rin natin gagawin. Kasi medyo classy lang naman yung gagawin natin. Ayan. So, lalagyan natin lahat ng 3D. Para mas maganda siyang tignan pag sa thumbnail. Ayan, so next natin. Ayan. So kung gusto mo naman lagyan ng color to guys, pwede rin naman. Choose lang natin yung color. Select na yung mga desired na color. Pwede rin tayo mag-remix dito. So kung mahilig ka sa blue, pwede ditong blue. So ilalagay natin kulay blue kasi favorite color ko yung blue. Ayan, so ito naman, pag gusto mo maglagay ng gradient, guys, ito, pipinutin mo lang yan. So, mas maganda yung gradient, guys. So, ito na lang pipiliin natin. Ayan. So, guys, ito na. Tapos na yung first step natin na gumawa tayo ng template dito sa ating ano, thumbnail. So, ang gagawin naman natin dito, guys, is, ano, lalagyan natin siya ng, ita-transparent natin siya. Ayan. So, tinanggal natin yung background ng mismong text. So, ayan na yung kinalabasan. So, ang gagawin naman natin sa susunod, sa next is, sisave natin siya. Ayan. So, save to gallery. Ayan. So, may lalabas na ads. So, skip nyo lang yung ads, guys. So, balik tayo dun sa ano. Balik tayo sa PixelLab. Ay, PixArt. Sa PixArt naman tayo mag-edit ng thumbnail. So, tapos na tayo sa PixelLab. Sa PixArt naman tayo. Ayan. So, medyo nag-loading yung PixArt ko. Wait lang. Exit muna natin itong mga to. So, sa PixArt naman, guys, kuha naman tayo ng background. Kung anong gusto yung background. For example, black background. Ayan.
So choose natin itong black background. Ito lang yung pinaka ano natin, guys. So tools natin, select natin yung crop. Then punta natin yung YouTube thumbnail na size. So yan. Then next step, guys, is mag-add tayo ng photos. So nakakuha na ako dito ng photos na ilalagay natin. So ilalagay yung picture ko, syempre. Yan. Medyo na yung picture natin dito. So ilalagay natin itong create. Yan. So depende na rin sa magiging background nyo. Kunyari mukbang, travel, yan yung magiging background nyo. Yung picture na yan, ayan yun na yan. Kasi yan lang yan. So pinakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail. So guys, pag mas lalo siya ma-highlight, lagyan nyo siya ng shadow. And so yung shadow, papalitan natin ng color. So kung gagawin natin siyang white. So change lang natin yung position ng ano. Then medyo iangat natin ng konti. Ayan. Ayan, so pwede nyong lakihan para ano, mas bongga talaga yung yan. So nakagawa na tayo ng ano, para sa mga vlogger to, guys, ha. Ito naman, guys, yung for gaming naman. So isi-save natin to. Ayan. For gaming naman din yung, for gaming naman yung ituturo ko, guys. Ayan, save lang natin. Depende na lang, guys, kung gusto niyo yung mga pang-gaming na content. So, may background na ako napili dito, guys. Lagyan lang natin. Ayan. So, i-recreate lang natin kung paano ko ginawa yung ano, yung thumbnail na ng Mobile Legends. So, yan, gagawin na rin dito si Valier. Ayan, so yung highlight take ko dito sa mismong picture. Then, ilalagay natin yung ginawa natin sa Pixel Lab. Ha? Hanapin natin yung Pixel Lab na folder. Yan, so nakagawa na ako ng ano. Yan, so yung title niya is Valier Aggressive Mage. Yan, lalagay natin siya dito. Yan. So maganda, mas malaki, mas ma-highlight siya. Then lalagyan natin siya ng picture. Yung picture, guys, may na-download na transparent na mag-google mo. So pag gaming content lang. So mayroon na ako dito naka-ready na picture ni Valier. Ayan. Aggressive Mage. Ayan, so nakakuha tayo ng naka-template. Ayan, so yung iba yung ginawa kong template doon sa ano, sa mismong template na mayroong background. Ito, mas pinasimple siya at mas pina-highlight yung ano, yung mismong title. Ayan, so naka-create tayo ng mismong thumbnail pag gaming, pag Mobile Legends. Yan, so dito naman ilalagay natin yung logo ko. So yung logo ko, guys, ginawa ko din yung sa Pixel Lab. So magandang gumawa ng thumbnail doon, lalo na yung mga text. Tapos marami ka pang pagpipilian. Yan, so choose ko lang yung Pixel Lab. Okay, Pixel Lab. Then choose natin ito. Yan, Magic Heart Game. So yan, ilalagay ko siya sa may mismong gilid ng ano ko. Yan, sa may logo. So may bandang taas. Okay. So nakakreate na tayo ng ating gaming thumbnail para dito. So kung gusto mo siyang pagandahin pa, pwede pa naman. Lagyan mo siya ng shadow. Ayan. Ibabagoy lang natin yung position. Ayan. So mas maganda siya. Mas highlight. Ayan. So simple lang to, guys. Hindi katulad ng mga ibang ano. So yan. Mas simple at mas ano siya. Malinis tignan. So nagustuhan ko yung to, kaya pinalitan ko yung mga thumbnail pa ng mga text na galing sa Pixel Lab. So save natin. So guys, maraming salamat pala sa mga ano, sana may natutuwa kayo dito sa video na to. So don't forget to subscribe to my YouTube channel. So hanggang dito na siguro yung video. So salamat.